Good morning po mga kabazalads. Okay, gising lang po namin ngayon dahil maaga po kami nagising dahil may importante po kaming pupuntahan. So kasama ko si Eric. So nag-iintindi ng kanyang kapilis dahil magpaparehestro po siya ng kanyang motor. Ayan. So inaayos niya ang kanyang papilis mga kabazalads. Dahil maaga pa lang dito sa amin. Kasi baka daw ay makalimutan pa. So maaga kami nagising dahil maaga po kami aalis dahil malayo po yung pupuntahan namin. So Rojas pa po yun. Doon kami magpaparehestro ng motor ni Eric. Ayan. At pagkatapos po yun magparehestro si Eric at ako naman po ay may pupuntahan. Kasi yung aking NSO mga kabibolags, yung sa aking live birth ay nagkamali po yun, nagprehestro. Kasi yung nakalagay po ay yung gender ko doon ay male. Siguro gusto akong gawing lalaki ng aking mga magulang, junior ba? Kasi nag-iisang lalaki lang po yung aking kapatid. Yeah, so hindi naman po kasalanan ng aking magulang yon. Siguro tinanong ko kasi si Nana, sabi ko, sino ba talaga nagkamali? So, sabi niya, tama naman daw po yun ang kanyang pagparehestro. So, siguro nung mga sinauna ay nagkakamali. So, hindi naman tayo perfecto. Kaya, ayun. So, aayusin ko yun mga kabibulans. Pero, ang dami pong mga papilis para maayos po yun. So, pupunta kami doon sa abogado. Sa wakas, nakagraduate din ako kahit mali yung akin gender. So, ngayon ko lang din po yun nakita yung mga Kabibil Labs na mali pala yung aking gender. Naging kampante din po kasi ako mga Kabibil Labs kasi pag dati pa kasi nag-aaral ako, so hindi naman gina-question ng teacher. Akala ko okay. And then, makakasama po natin mamaya ang aking tatay, so sasamahan niya ako papuntang abogado. At naman ay magluluto muna ako ng aming breakfast, so simpleng breakfast lang po ito dahil mag-aalis na kami. At merong isda dyan si Eric, so ang gagawin ko dyan ay ganun pa rin, tinulang isda dahil umaga ngayon, masarap kumain ng masarap humigop ng mainit kasi malamig po dito sa amin. At ayun, so yung ibang isda ay aming dadainin yun mga kabibilabs. Okay, so magsisimula na ako magluto. Ito pala yung huli nila Eric. Ayan. So, ang dami. Yung iba ay dadaingin namin. So, nilambatan nila Eric to. Ayan. So, puntahan nyo lang sa Fishing Brother. Ang paghuli ng danggit. So, kukuha lang ako ng aming pang-ulam. Kaunti lang. Ayan. Dalawa lang. Okay na? Ayan. So, kasya to sa amin. Simple lang na umagahan para lang makaraos sa gutom. Ayan. Okay. Magkadain na si Eric. At ako naman ay magaluto. So, naisalan ko na mga kabibulabs. Ayan. So, nalagay ko na rin yung ingredients. May kamyas, and then may siling haba, and then onion. So, papakuluan ko lang to, and then ilagay yung isda. And then, ito para yung ating isda. So, malinis na yan. And meron ng asin. At ito naman yung ating gulay. So, kamote. Talbos ng kamote. At si Eric ay intindi na ang isda. At ako naman yung magluluto. Tingnan natin. Ayan, kumukulo na yung ating pinainit na tubig. Ilagay ko na yung ating isda. Okay. At ngayon naman ay lagyan ko ng kaunting asin. Kasi yung isda kanina ay meron na pong asin. And then yung gulay ay ilalagay ko na rin yung talbos kamote. Maya-maya ay luto na yan mga kabibilabs. So tapos na ako magluto at ngayon ay tulungan ko si Eric ng pagtanggal ng bituka. Dahil ubos na yung aming daing dati yung nakaraan, so magdadaing ulit kami ngayon. Masarap kasi mga kabibilabs ang daing na danggit. So baka may magko-comment naman dyan, bakit hindi tinatanggal yung tinik? Isang tinik, ito ba? Ito ba? Yung ito. Yung tinik na ito, sa amin ay okay lang. Kasi alam kong nasanay kayo, yung binibili nyo ay laging boneless, no?
Pero pwede namang tanggalin yung tinik. Depende naman sa usapan. Sa usapan yan. Pero sa amin din na tinatanggal. Kasi pag niluto naman yan, crispy na yan. Yes, magiging crispy naman po yan kapag niluto na at walang sayang kahit tinik kain. Pagkatapos na maya bilad, bago pa lang kami kakain. After maligo at alis na. Mataba oh. May bihod. Malinis na po yung ating isda. So ngayon na ilalagay ko na ng asin. At ngayon naman ay pupunta tayo doon sa bahay ni Ate Mary. So doon namin ibibilad. Doon sa may rooftop kasi mainit po doon, maganda magbilad at meron silang banata. Tapos na ako maglatag ng banata at ngayon naman ay bibilad ko na yung ating isda. Ayan, so tuyong tuyo yan mamaya kasi super init talaga dito sa taas. Dito sa rooftop ni Ate Mary. Tapos na natin na bilad mga kabibilabs at ngayon ay kakain na kami. Maligo at alis na, okay? Okay. Kakain na kami ni Eric. Sandali, pagkain lang to. So ito na yung ating sinabawan. So meron tayong adobo, konting adobo pa. At kain na tayo, bilisan mo. Anong oras na to? Yes. Ano man, sama sa lakas, sa Panginoon, sa pagkain na to. Amen. Gutom lang naman. Gutom lang. Okay, kain na. Kuha. Maliit kami. Kumain lang. Fresh na isda. Yes. Kumusta ang lasa? So, nandito na yung aking tatay at nauna na siya. Yan, dito pala siya naghihintay. At ngayon, so, nandito na ako sa loob. At ayun si Eric, so, pupunta na siya sa LTO. At doon siya mag
paparehestro ng kanyang motor. At ako naman, pagkatapos mamaya, pupunta din ako doon sa kay Eric. Mga kabiblab, dito na ako ngayon sa LTO, tapos na ako kumuha ng affidavit. So nandun pa pala si Eric sa loob, so iniintindi ang kanyang mga papel. So mag-isa lang ako dito sa labas. Kaya nakalabas na sila Eric, so madaming pila kaya matagal. At ngayon ay titingnan na ng LTO yung motor ni Eric, baka may mga violation. Ayan, so di ko alam kung anong tawag dyan. Basta chine-check ng LTO yung mga ilaw, yung ganun. So maya-maya ay pagkatapos nito ay uuwi na rin kami. At yun na nga mga kabibelabs, nakauwi na po kami galing sa LTO and then nakakuha na rin ako ng aking papel, yung sa attorney. At hindi na po na-videohan yung aming pag-uwi kasi nalubat po yung aming kamera. At ngayon naman ay kukunin na natin yung pilato yung daing, yung kanina, yung binilad namin dito sa rooftop ni Ate Mary. So hapon na po kami nakarating dahil matagal sa LTO, matagal. Ang process kasi madaming pila po mga kabibelabs. Ayan, so kukunin na namin at ilagay sa bilao. So igang-iga na yung ating daing. Pwede na itong iulam. Bango eh. Sarap. Kahit kaso hindi po siya nabaliktad, kahit hindi po nabaliktad ay tuyong-tuyo naman, no? Kasi super init dito sa amin. Madami naman tayong ulam. Always tuyo. Yan, so ito na lahat yung ating tuyo. Pero pwede pang ibilad to bukas, no? Depende. Pero iga na yan. Pwede, pangalawa. Pwede na ulam yan. Pwede na. Ayan, so yun lang mga kabibelabs. At maraming salamat sa walang sawang panonood sa aming mga videos. Ayan, so ito yung ating daing. Ingat kayo dyan and God bless.